Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At gaya nga po ng caption na napapanood po ninyo at nakikita ninyo, eh sino nga po ba magagalit? Siyempre, walang iba kundi si Main Paul Kerson. Di po ba? Kaya nga po natutuwa ako sa video na inilabas patungkol nga po sa may lipstick ka, may magagalit. Di po ba? Yung mismong si Mayor Yorme na nga po ang nagsasabi. Kaya lang siyempre sinasabi nila biro lang daw po yun. Pero napakaganda ng topic, no? Maraming komento, maraming nagsasabi. Hati nga po ang opinion ng ilan eh. Kumbaga masasabi mo na talagang pumapabor nga po talaga sa Aldab Nation. Alam nyo kung bakit? Kasi tumutugma sa sinasabi natin na nasa Amerika nga po si Mengay. Kasi yung mga paliwanag o yung mga sinasabi ni Isko Moreno patungkol kay Alden, talagang maganda, di po ba? Kasi pinunasan pa nga po ni Alden Richards, you know? Tsaka affected po si Alden Richards yung nasabi niya yon, dahil kumbaga nagpaliwanag pa siya. Hindi mo na kasi kailangan pang magpaliwanag. Hindi mo na kailangan pang mag-react sa mga ganung punchline. Pero pansin nyo na sensitive si Alden Richards sa bagay na yon. Kasi nga po mga ka-Aldab, si Mengay number one silosa. Hindi po ba? At si Alden number one siloso rin. Kaya ayaw niya na magkaroon ng issue man lang para po sa kanya. Nainalikan siya ng isang babae. Diba? O baka sabihin nyo na naman. Alam nyo, natatawa lang po tayo. Lalo na po ngayon na talagang kumbaga tahimik, nakakabingi ang katahimikan. Kaya nga po yung iba nagtatanong, Mr. Destiny, ano na nga po ba ang update? Ano na nga po ba ang latest? Ano na nga po ba yung mga kaganapan? Napakaraming update na talaga naman pong nakakalungkot sa 8 Bulaga. Bagsak na po talaga yung 8 Bulaga. Hindi na talaga kaya pang iangat kahit ni Mengay. Hindi katulad ng Showtime ngayon, talagang namamayagpag. At yung bali-balitang machuchugi nga po ang 8 Bulaga, eh yan talaga pinag-uusapan. Ayan ha, baka may mag-react na naman, may magkomento na fake news ako. Galing din po yan sa social media. Galing din po yan sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Hindi lang po ako nagbibigay pahayag niyan. Para lang klaro, kasi lahat ng lumalabas po kapag ako nagbibigay ng update, guilty sila. Pero yung iba, okay lang. Ba't ganon? Mararamdaman mo na talagang bias sila. Mararamdaman mo na lang, tayo na lang po lagi yung pinupuna. Tayo na lang po lagi yung pinapansin. Kaya nga sinasabi ko lang po, bawat makita ko sa social media, alam ko nakikita po ng iba. Gaya nga ng sabi nila, kami number one updated kami, tapos ikaw hindi. Remind ko lang ha, ibabalik ko lang uli. Kung matatandaan nyo, yung kay Mengay, di po ba, na magbabakasyon siya, tapos nasuspindi pala, tapos etc. etc. Tapos ako pa sasabihan na hindi ka updated, Mr. Destiny. Oh, remind ko lang po, sa mga pagbibigay po ng update, depende na lang po yan kung ano po yung magiging reaksyon at kung ano yung magiging kumbaga komento ng mga netizen. Ako kasi mga kaalda, bukod po sa mga nakikita ko, eh nagbabasa rin tayo ng comment. Tinitignan din po natin kung ano nga po ba yung mga binabalita, kung ano na nga po ba yung mga kaganapan. Ganun naman po si Mr. Destiny. Kaya nga po maraming lagi nakatutok sa channel natin na isa po ito sa rason kung bakit sila guilty. Ang gusto nila, wala na mag-subscribe kay Mr. Destiny. Gusto nila mawala na yung channel ni Mr. Destiny. Kasi marami tayong naibibigay na paliwanag. Marami tayong
kumbaga nababasa na isinishare lang po natin sa kanila. Kaya nga po ito, marami magre-react nito na sasabihin nila, wala namang pagbagsak eh, hindi naman bumababa ang ratings ng Itbulaga. Eh kung hindi po bagsak ang ratings ng Itbulaga, eh bakit ang daming mga komento, reaksyon, na angat na nga po raw ang ratings ng Showtime? Base po yan sa mga nakakalap nating impormasyon. Base po yan sa mga nakikita natin. Oh. Ako naman po mga Kaldab, hindi naman po tayo tumitingin sa isa lang. Kita nyo ngayon lang tayo nag-update patungkol po sa ratings ng Itbulaga. Kasi alam ko, kumbaga magiging bias lang tayo pagdating sa bagay na ganyan. Eh, hindi nyo lang tanggap eh. Kaya nga po ako nagbibigay ng mga update at paliwanag para klaro. Para alam po din ninyo na may nangyayari mga ganyan. Hindi lang po, kumbaga, kayang buhati ni Mengay. Kaya nga po sabi ko sa inyo, may kulang. Kaya ko lang naman po binabalita ang Itbulaga. Eh, dyan naman po nang galing ang Aldab eh. Kaya nga sinasabi nila, sayang yung Aldab, kung hindi sana pinaghiwalay, malamang ang Itbulaga hindi aalis sa 7, mababayaran lahat ang utang. Kaya nga po nagtataka tayo kung bakit nangyari yan, kung bakit nagkaganon. Gayong ang lalaki naman po ng papremyo ang binibigay. Gaya din na sinasabi nila sa atin, no? Na Mr. Destiny, hindi naman malulugi ang Itbulaga sa TV5 kasi ang lalaki ng papremyong binabahagi nila. Kung titignan mo, mas malalaki pa kaysa sa dati. Oo, andun na tayo. Namimigay po talaga sila. Pero hindi naman po nila pera yon. Pera po ng advertiser yon. O, ganyan naman po sa Itbulaga. O, bakit sa tape? O, sa APT, di po ba? Ang laki din ng pera na pinamimigay. Meron pa nga po sila sa opening pa lang eh. Magkakapera ka na eh. O, tapos sasabihin nila, hindi daw yung ganito, hindi raw. Wala naman pong problema. Gaya nga po na sinasabi ko at lagi kong paulit-ulit na ibinibigay na balita, dumidepende pa rin po yan sa sitwasyon. Dumidepende pa rin po yan sa mga napapanood ninyo at nakikita. Kung gaano nga po ba kalaki yung pinamigay nila, eh ganun din po daw kalaki ang utang nila sa GMA. Etong TV5, pagka nagtagal-tagal, at hindi rin sila siguro makabayad, ganun din po mangyayari. Kaya lang, syempre, wala nang choice ang TV5. Eh. Sino yung kukunin nila sa tanghali? Eh, ang Showtime, nasa GMA Network na. Di po ba? Kaya wala silang choice. Wala silang, kumbaga, magagawa, kundi tanggapin ang katotohanan na Itbulaga lang po talaga ang pagtsatsagaan nila. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.